Tinambangan ang dalawang dating tauhan ni Andal Ampatuan Jr. na prime suspect sa Maguindanao Massacre. Papunta sa korte ang dalawa para magsumite sana ng affidavit para maging testigo sa kaso ng mangyari ang pananambang. Isa sa kanila ang nasawi habang nasugatan naman ang isa. Makibalita tayo live kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Donna? Mark, tinambangan kahapon ng mga armadong lalaki ang dalawang magsisilbisa ng witness sa Maguindanao Massacre. Nangyari ang pananambang limang araw bago ang ikalimang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Kinilala ang mga biktima na sina Dennis Sakal at Butch Saudagan, dating driver ng prime suspect na si Andal Ampatuan Jr. si Sakal, dating bagman naman daw ni Ampatuan si Saudagan. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng isang tricycle ang dalawang biktima nang tambangan sila ng mga salarin. Nasa loob sila noon ng isang village sa bayan ng Sharif Aguac sa Maguindanao. Maghahain na raw sana ang dalawa ng kanilang affidavit tungkol sa mga nalalaman nila sa krimeng kinasangkutan ng kanilang dating amo. Namatay sa insidente si Sakal. Dinala naman sa ospital si Saudagal na tinamaan ng bala ng baril sa kanang braso. Pirmahan po namin ang affidavit namin. Kaso nga lang po, hindi kami pinalad. Tinambangan po kami doon sa daan. Okay. Yung value niyong dalawa ng kasama mo doon sa pag-witness ang patuan ng sakit? Opo. At gaano ba kayo ka-valuable sa pag-witness? Siguro po, value po kami kasi lahat po ng affidavit namin, ito to. Ito ang nangyari po. Ayon kay Saudagal, nakatanggap sila nitong isang linggo ng banta. Mula umano ito mismo sa mga anak ni Andal Ampatuan Senior na si Bay Rebecca Ampatuan at Dato Pandag Ampatuan. Tinangka pa raw silang tutukan ng baril ng isang anak ni Ampatuan Senior. Nadismaya raw kasi ito sa desisyon nila na tumistigo laban sa dating amo. Paglapit ko, bigla akong sinampal ni Bay Rebecca Ampatuan po. Pinumura-mura, bakit daw ako nagpagamit, nagtistigo sa Maguindanao Massacre po. Tapos, binantaan po ako na pag hindi ako tumigil, ipabaril po niya ako. Biglang bumunot si Pandag ng Tatupandag ang patuan po ng baril. Nasundan pa umano ang pagbabanta nitong Lunes lang. Galing naman daw ito kay Acting Vice Mayor Anhara Ampatuan, pamangkin ni Andal Senior. Sana po yun ang panawagan ko po. Matulungan po ako ng kinauukulan. Sa kalaga, nakikita niyo naman yung kalagayan ko. Hindi po ako ng crew kasi hindi pa ito na-operan. I-schedule sana pero ako lang sa budget. Halos limang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang karumaldumal na Maguindanao Massacre kung saan 58 ang namatay. Karamihan sa kanila, mga miyembro ng media. Sa huling tala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, 79 akusado ang hindi pa rin naaaresto. Makinananawagan sa gobyerno ang mga biktima na mabigyan sila ng sapat na seguridad at proteksyon para mailahad nila ang kanilang mga nalalaman at mabigyan ng hustisya ang mga namatay sa massacre. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Donna Timbal Sinahon, nagbabalita, Pilipinas.